So yun, good day, hello mga idol. Kung nandito ka sa aking channel dahil nabasa mo yung thumbnail natin. So, charan, may battery po yan. Siyempre, ang solar setup kailangan lagi ng battery. Maliban na lang kung grid tie ito. So, mamaya mga idol, isasabihin natin kung paano ang function na itong solar setup natin. So, yan yung budget bill na solar setup lang. Mumurahin lang lahat yan, pati inverter. Sasabihin ko mamaya ang function, so panoorin nyo muna kung paano ito ginawa. Ito naman yung itsura ng ating solar setup kapag madilim, kapag gabi na. So yan ang itsura niya, may indicator tayo dyan para kahit hindi na natin silipin yung loob, mamomonitor natin siya. Okay mga idol, balik tayo sa aking solar setup na budget mill. So, ipakilala ko muna yung mga parts na ginamit natin. So, ito yung battery niya. So, ayan yung manual transfer switch natin. Ayan yung circuit breaker para sa solar panel at inverter. MVTT charge controller. 24 volts power supply for emergency purposes lang yan. Hindi yan gumagana. ATS o automatic transfer switch, LVD, low voltage disconnect, SSR, solid state relay, at electrical relay, at syempre inverter. At ito yung ating main breaker.
At nagdagdag rin tayo ng mga accessories para sa indicator, no? Yung mga pilot bulb. Tapos yung fan para sa cooling system niya. At switch para dito sa 80% off tapos automatic. So, papakita ko yung function na ito, mga idol, kung paano gumagana. Siyempre, may switch tayo dito, mga idol, para sa altar. Yan, umiilaw yung switch, di ba? Para kahit gabi makita natin. Pag pinindot natin yan, mamamatay yung ilaw ng switch at iilaw yung altar. Yan, ayan yung function niya. Namatay yung ilaw ng switch, iilaw yung altar. Yan. Tapos ito ay wala pang switch, kaya nilagyan ko muna to ng alligator clip. Ikukunik lang to sa positive. Pansamantala lang naman yan. Wala pa tayong switch eh. Para sa ilaw yan, ng mga 12 volts na ilaw yan, oh. Kung mapapansin nyo, umilaw yung 12 volts na ilaw namin sa bahay. Kasi nga, ayan yung ano niya muna, pansamantalang switch. Hindi pa tapos. 98% hindi pa tapos to. Kaya 98% pa lang yung tapos. So may 2% pang ikukunik natin mga wiring. Kulang pa to na isang solar panel. So, wag kayong malito sa mga wiring natin, mga idol. Ano, marami. Kasi dumami lang yan dahil sa pang pilot bulb, no? Pero kung tutuusin, ang connection lang talaga niya, yung mahalagang connection, solar panel, breaker. Kaya ito pa lang papuntang solar panel, itong wire na to. Ito siya. Galing yan sa bubong, mga idol, sa solar panel natin. So kung mapapansin nyo, meron pa siya isang slot dito, no? May takip yan, mga idol, kasi nga magdadagdag pa ako solar panel na dalawa, so dito natin ilalagay. Kasi ito ay maximum 10 ampere lang. So kapag dito rin tayo naglagay, so baka masunog yung wire. Kaya nagdagdag tayo tapos ipaparallel natin. Diyan natin kukunik yung isang solar panel. Ayun, dalawang solar panel. Ang connection lang naman talaga niyan, solar panel, breaker, MPTT charge controller, MPTT. Tapos pagdating ng MPTT, papunta na yan ang battery. Tapos yung battery, papunta na yan ang inverter, mga idol. Tapos yung inverter, papunta na yan ang bahay nyo. May sariling breaker din yan, syempre lagyan nyo rin. Huwag nyo kalimutan. Tapos siyempre yung ATS, optional na lang yan kung lalagyan nyo or hindi. Ganon din yung mga pilot bulb, kung lalagyan nyo or hindi. Ganon din yung pan, optional na lang yon. So ang akin, gusto ko ay automatic, kaya nilagyan ko ng ATS. So ngayon, mga idol, papakita ko yung function na tong aking solar setup na budget mill. Unang-una, mga idol, naka-solar na tayo. So umilaw na yung solar natin. So patayin natin yung solar, mga idol. So yan, namatay rin yung ilaw ng ating solar. Yung ating pilot bulb pala. Yung indicator on natin. At automatic siyang lumilipat pag inon natin, di ba? Ngayon, nalobat na halimbawa yung solar natin, no? Yung battery natin, nalobat na. I-off natin, kunwari nalobat na eh. Siyempre, i-off natin yung battery. So yan, di ba? Lumipat siya ng Umeco. Umeco ang gamit namin dito, mga idol, dahil Mindoro ito. So sa Manila, Meralco. So yan, automatic siyang lumilipat. Kung mapapansin niyo, mga idol, nakalagay ito sa 80%. Kasi nga, mga idol, ayan ay manual. Ibig sabihin, kapag naka 80%, na-reach na ng solar natin yung 80%, lilipat na siya ng Umeco. Yun nga yun, yung pinatay ko ang breaker, kunwari nalobat ng 80%, lilipat na siya ng Umeco. Ngayon, kung ilalagay natin to sa automatic, ang mangyayari dyan, mga idol, 50% lang yung i-discharge niya na to. Pag na-reach niya na yung 50%, lilipat na siya ng Umeco. Ganon din halos ang function niya. Pero ang pinag-iba nila, mga idol, kapag nawala ng kuryente, babalik ulit siya ng solar. Kasi nga may 30% ka pang natitira. So papakita ko yung function, mga idol. Kung mapapansin nyo, dalawa yung LVD natin, no? O low voltage disconnect. Yung isang low voltage disconnect is 50%. At yung isa ay 30%.
ay yung isa ay 80%, yung isa is 50%. Kaya pag na-reach na nato ang 50%, automatic lilipat na siya ng Umeko. Ito ay 80% yung isa, kaya hindi agad siya lilipat kapag walang, kapag hindi nyo in-automatic dito. So, papakita ko yung function. Kunwari, nalobat na yung isang LBD natin, no? Itaasan na lang natin yung ano. Kunwari, nalobat na to. So, yan, namatay na yung ating LBD na isa. Kasi, nalobat na eh. Lumipat siya ng Umeko. Nalobat na to eh. Na-reach niya na yung 50%. Ngayon, halimbawa mga idol, nawala ng kuryente. So, siyempre, kung naka na 80% na natin, hindi na siya makakabalik ng solar, diba? Kaya, na-reach ko lang siya ng 50%. Pag na-reach siya na yung 50%, pwede pa siyang bumalik kasi may 30% ka pang natitira. So, kunyari, nawala ng kuryente mga idol, so, patayin natin tong main breaker natin sa Umeko. Kung mapapansin nyo, lumipat ulit siya ng solar, no? Ibig sabihin, uubusin niya na yung 30% na natira. Pero kapag nagkakuryente, babalik na siya ng Umeko kasi nga na-reach mo na yung 50% eh. Para safe yung battery natin, hindi siya ma-over-discharge. Yan, babalik na siya ulit ng Umeko. Pero pag kinaumagahan, naka-charge na ulit halimbawa to, balik na natin sa dati. Balik lang natin mga idol. So yan, naka-Umeko na, ay naka-solar na tayo mga idol. So buksan ulit natin. Naka-solar na tayo, umilaw na yung solar. Yung isa naman ng function niya mga idol. So, kung ito ang function niya, 50%, lilipat na siya ng Umeko. Pag na-reach niya yung 50%, ah, hindi pala, 50%, na-reach niya yung 50%, lilipat na siya ng Umeko. Tapos, pag nawala ng kuryente ang Umeko, babalik siya ng solar na, kasi nga may 30% ka pang natitira. So, ngayon, itong off, para saan ba to? Yan, di ba? Kung automatic pala mga idol, iilaw rin yung sa taas. Yan, iilaw rin yon. Itong off naman mga idol, ibig sabihin, in-off ko yung solar natin, no? Magiging Umeko, sa Umeko siya kukuha ng charging. Naka-off tayo. Ito, dito papasok yung 24 volts power supply natin. So, nangyayari lang yan. So, i-off ko lang yan kapag laging makulimlim ang panahon or tag-ulan. Tulad ng mga November, December, tag-ulan yung mga buwan na yan eh. So, mahina ang harvest ng solar natin. So, ngayon, kapag pag nagkaroon kayo ng bagyo, so, maraming poste na tutumba. So, at least, kahit pa paano, may kuryente kayo kapag tapos ng bagyo. Dahil naka-charge ka sa Umeko eh. Kumbaga, naka-ipon siya ng kuryente bago kayo mawala ng kuryente. Bago mawala ng kuryente yung bayan nyo. Nakaipon na siya. Kumbaga parang nag-ipon ka ng tubig sa ulan gamit yung drum. Diba? Ganun lang din siya. Nag-ipon ka ng kuryente gamit yung battery. So ngayon mga idol, pero hindi pa yan nagra-running. Kailangan mo ilipat itong manual transfer switch natin. Kasi yung kabila, solar panel. Yan ang nakasulat. Solar. Ibig sabihin, solar panel yung gumagana dyan. Solar panel, papunta dito, papuntang MPTT. So, ito 24 volts, papunta yan dito mga idol. So, hindi ko na kinolor code, no? Wire, kahit anong wire na lang ginamit natin dyan. Basta makapal. Tapos, lilipat natin siya sa dito sa 24 volts na power supply natin. Yan. Saka lang iilaw itong panel. Ibig sabihin, stop. Naka-stop na yung panel natin. So, paano ba natin na-connect yan, mga idol? So, kasi magkaiba sila ng supply, no? Ito ay 24 volts. 25, yan o, 25 volts. Yung solar panel natin ay 36 volts. Lipat natin ulit.
Yan, 35 volts yung solar panel natin. So magkaiba, no? Tapos itong indicator natin ay 24 volts lang. So puputok siya or masisira siya kapag dito natin tinap sa common. 'Di ba? Kasi 36 volts ang output niyan. Masisira ang indicator mo. Masisira 'to. Kung dito tayo magtatap, so okay lang, 'di ba? Pero iilaw agad. Iilaw agad 'yan kapag naka-on 'to. Kasi may supply ng 24 volts 'yan eh. Pag umilaw 'to, ibig sabihin may output na siyang 24 volts. Papunta na 'yan dito sa dalawang wire. So ibig sabihin, iilaw na siya kung dito tayo magtatap. Kung dito naman tayo magtatap, 36 volts ang output niyan kasi galing yan ng solar panel eh. Maliban na lang kung ililipat mo dito, 24 volts na. Eh paano pag nilipat mo ng solar panel, edi magiging 36 volts ang out. So ayun yung papaliwanag natin kung saan tayo kumuha ng para umilaw to ng 24 volts lang. Yan o. Pag nilipat lang natin yan, iilaw. Kapag pag nilipat natin sa solar, hindi yan iilaw. Yan. Pag nilipat natin siya sa Omeco ulit or sa power supply na 24, iilaw na yan. Diba? So ipapaliwanag natin ang wiring niyan kapag pag gusto nyo gumawa ako ng part 2, ipapaliwanag ko yung wiring at gagawa natin ng diagram. Tapos ito palang mga indicate ay mga pan natin dito mga idol ay gumagana lang yan kapag mainit na yung inverter. Sa ngayon ay mayroon tayong 39.2 degrees Celsius. So naka-plus to yan mga idol. Ito yung pinaka titignan natin dyan. 37.5 plus 2. Ibig sabihin 39.5. 39.5 gagana na yung ating blower or your cooling system natin. Pag na-reach niya na yung 37.5, mamatay na yung ating pan. Mamamatay na ang pan natin kapag na-reach niya yung 37.5. Kapag na-reach niya yung 39.5, aandar ulit yung pan natin. Kaya umaandar yan ngayon eh. Tapos, kailangan natin ng 37.5 para mamatay siya. So, ang isa yan sa mga dahilan para tumagal yung buhay ng ating inverter kahit budget mill lang yung pagpapalamig ng inverter. So itong inverter natin ay may mga MOSFET yan, no? Sinerge ko yung MOSFET na tong ganitong klaseng inverter, kaya working temperature niya ay 90 degrees Celsius. So 40 degrees Celsius pa lang pinapalamig ko na siya para hindi na siya umabot ng 90 degrees Celsius. Para hindi agad bibigay yung ating mga MOSFET. Huwag nyo isasagad yung init niya. Baka naman sobrang sagad yung init, masisira agad. So ayan yung technique para tumagal yung buhay ng inverter kahit budget mill. Lagyan nyo ng blower. So itong isang blower ay exhaust fan lang yan mga idol. Yung init sa loob, nilalabas niya yan, oh. May butas yan dito. Yan, oh. May hangin yan mga idol. Nilalabas niya init, yung mainit na hangin nilalabas niya. Tapos yung dalawang pan naman nagpapalamig ng inverter. Yan, kung mapapansin nyo malamig, no? Kaso hindi nyo mahawakan eh, ako lang nakakahawak. Meron siyang 39.2 na degree Celsius yung ating inverter. So dyan yan nakatap mga idol, may sensor yan. Ayan, no? Kung mapapansin nyo, may nakadikit doon sa inverter natin na parang metal. Ayan yung pinaka-temperature sensor para ma-ano niya kung ilang degree Celsius na. Pag uminit yan, under yung pan. So hintayin natin lumamig kasi may mga gumagamit na appliances kaya umiinit talaga normal. At least, hindi siya ganun kainit dahil sa pan. So hintayin natin mag 37.5, mamaya mapapalamig niya na yan. Yun mga idol, bumaba na pala siya ng 37 points.
37.4 yan kanina. So bumaba na siya ng 37.4. Kasi nga 37.5 mamamatay na yung blower. Kaya patay na yung blower natin. Yan no. So hindi ko na videohan eh. So yan, tumataas na ulit siya no. Kasi may load tayo eh. Kaya mabilis uminit ang inverter kapag may load. So hintayin natin mag 39.5. Videohan na natin kung under ba talaga yung blower kapag 39.5. So hindi ko na pinapaabot ng 40 degrees Celsius, under na yung blower. So hanggang 90 degrees Celsius naman yan. So 40 degree pa lang o 39.5 pa lang, under na yung blower, pinapalamig ko na para tumagal yung buhay ng inverter. Tapos yung inverter ko pala mga idol ay na-modified ko na yan oh. So nagdagdag na rin ako ng MOSFET. Tapos yung wire na sa loob ay pinalitan ko na mas makapal dahil manipis ang wire niyan, halos ganito kanipis yung wire ng blower ito. So ganyan kanipis ang wire niyan sa loob. So pinalitan na natin siya ng ganito kakapal. So ano yan, yan ganito kakapal. So makapal ang wiring niya no. Kaya mag-hold ng 40 ampere, 3.5 mm yun. Yun na, malapit na mag 39.5 mga idol. Hintay-hintay na lang tayo. So ito na mga idol, malapit na 39.1 na. Abangan natin to. Sara ko na yung isa. Abangan natin kung bubukas ba 39.2. So mabilis uminit no. So pero hindi pa yan mainit talaga totally. So maligam-gam lang yan. 39.3. So normal lang naman yan. Maligam-gam lang yan, hindi naman yan nakapasok. 39.4 yan na. Kung under yung blower natin, isa na lang. Yun, umandar na yung blower natin. So ayan yung naririnig niyang umuugong yung blower. Kasi malakas yung hangin. Kaya parang bumabagrong no. So ayan yung naririnig niyo. Pero pag nakasara na yan mga idol, mahina na yung tunog niyan. Nakabukas kasi. Yan. So mga idol, ano ba ang kaya na to ng ating solar? So kaya na to ang grinder, rep. Pero sa tingin ko maliit lang na rep at inverter type lang. Dahil yung malalaking rep ay medyo hirap din siya doon no. Pero hindi ko lang alam kung pag-apat na yung solar panel natin, kung kaya niya na ba talaga. So tingin ko ano eh, yung maliliit lang yung mga 5 feet lang na ref, ganun. Yung mga 100 watts lang na ref, kaya na to. So TV, kaya na to. Electric fan, ilang electric fan yung gamit namin dito. Pero ang mga electric fan kasi namin mga idol is 12 volts na. So pakita ko yung mga kaya niyang gamit. So labas tayo mga idol, na doon yung mga gamit natin. So buong bahay yan mga idol na naka-solar, kasi papunta na yan sa ano eh. Papunta na yan dito sa ating ito. Itong blue na wire at itim na wire. Ako lang kasi nakakaintindi ng wiring ko eh. Itong blue at itim, asensya na mga ito lang, hindi color coding. Pero itong blue at itim na wire, papunta yan dito. Tapos yung red wire na yan, papunta yan dito. Naka-on yung solar breaker natin. Tapos yung solar na yan, papunta yan dito. Tapos papunta na ang bahay. So para maniwala kayo, i-off natin yung Umeco. Yan. Naka-off na yung Umeco mga idol, no? So yan, no? Walang ilaw. Ibig sabihin, naka-off. Naka-off yung Umeco. Walang power, no? Kahit konti. So try natin magpa-under ng mga appliances. So ito grinder to mga idol. So meron tong 600 watts. 600 watts. So rice cooker, kayang-kaya niya no. Ito, saksak na natin mga idol. Then on natin. Walang kahirap-hirap. Yung grinder. So yan ang gamit ko kapag walang kuryente rin para makatipid. Ito ay jigsaw, 600 watts din mga idol. Ito yung pinamputol ko ng ano eh, cabinet. Testing natin mga idol.
poker to mga idol. Saksak natin. Tingnan natin yung voltahe habang sinaksak natin to mga idol. Habang inoon natin to. Tingnan natin yung idadrop niya dahil malalakas to sa watts ang rice cooker. On natin mga idol. Tingnan natin dito. So, halos hindi man lang bumabago, no? So, pero mabilis magbawas kasi rice cooker yon. 12.9. Mabilis, di ba? Parang hinihigop niya na lang. So, pero hanggang dyan na lang yan mga idol dahil pagdating dyan, matagal na yan malobat. Parang nominal voltage na kasi yan eh. Balik tayo sa rice cooker mga idol. Yan mga idol oh. Itong watts ng rice cooker na to, pinagawa lang to eh, tapos hindi na tinubos. So hindi amin to. Pinantesting lang natin. Nasa 600 watts na rin ata itong rice cooker. Tayintay lang natin. So may mga lawa-lawa pa oh. So matagal na kasing naka-stock dito. Hindi tinutubos. Yun, umuusok na siya mga idol. May konting tubig lang yan para mabilis uminit. Naamoy ko na yung usok. Yan mga idol, kumukulo na oh. So kayang-kaya naman oh. So pwede na kayo magpainit ng tubig gamit to kung wala kayong heater. So medyo matagal nga lang. Siguro mga 5 minutes o 6 minutes ganon. Hindi ko lang na ano eh, hindi ko na naorasan. So kasi 600 watts lang to eh. So bunutin na natin mga idol. Then tignan natin yung solar natin. So yung binunot natin mga idol, bumalik yung voltahe niya no sa 13.2. So malaki-laki rin yung kinain niyang battery. Malakas kasi sa battery ang mga rice cooker. Lahat ng inductor type na ano heater yan, malalakas yan, plancha. Lahat ng umiinit malalakas. So halos kahalata yung nabawas niya sa ating battery. Hindi kasi ito full charge. So at least yan, bumabalik na 13.3 na. Mabilis din naman siya bumalik. So yan, naka-off yung Omeco natin. Then on ulit natin. Yan, nag-on ng Omeco. Kanina wala yung ilaw. So balik tayo sa rice cooker. Tignan natin yung watts. So ito na rice cooker mga idol. So mainit. Gamit tayo basahan. Mainit eh. Tingnan natin yung watts sa ilalim. O ilang watts ito. So 700 watts. Yan, 700W nakalagay. 700 watts. 230 volts. 60 hertz. So, malakas talaga. So yung ibang rice cooker nga, nasa 800 pa no. Nasa 1,000 pa nga yung iba, yung malalaki. Diyan na yan kasi nga hindi na yan tutubusin. Taon na yan dito eh. O ano pa ba pwede natin testing? So yung electric pan natin, mahihina lang kasi yun. 12 volts lang yun. So at least, ayun, sure ball na kayang-kaya lalo kasi wala pa yung 20 watts. 12 volts na electric pan namin ako kaya wala pa 20 watts o 25 watts lang siya ganun. Maximum. So hindi na siya tulad ng mga dating electric pan na 75 watts, 45 watts, 65 watts. Yung electric pan namin ay 12 volts. So kung makikita nyo itong video na to, yan, ito, papanoorin nyo para makita nyo yung converted talaga siya sa 12 volts. Ganyan yung mga electric pan namin kahit yung mga bakal na electric pan, 12 volts na rin. So hintayin nyo na lang yung part 2 na ito mga idol. Kung gusto nyo talaga ng part 2, comment down below para gumawa tayo ng part 2 na ito. At sasabihin natin yung diagram at gagawan din natin ng diagram at ipapaliwanag natin kung paano ang connection. So hanggang dito na lang mga idol. Sana nagustuhan nyo yung aking shinare sa aking solar setup na budget meal.